So we are back again sa aking channel. So anong balita sa inyo at anong balita sa akin. So today's vlog papakita ko sa inyo ulit again yung isang bike na gusto natin i-store. Actually pang-apat na natin to kung sakasakali na mabuo natin. So pakita ko lang sa inyo kung anong klaseng bike to at kung ano yung mga parts na pwede natin palitan at syempre i-restore yung ibang parts na pwede pa nating magamit. So hindi na tayo mag-aaksaya ng pera doon, no, para lang na mapa-andar natin ulit. So kung ano yung parts lang ang kailangan palitan, palitan na natin para umarangkada ito, marangkada ulit ito sa kalsada. So ito siya. Tara! So introducing ating pang-apat na i-restore na bike. So nakikita nyo naman mga kabikers kung gaano pa kalupit itong bike na to, no. So maganda ng combination, color combination niya. Kate, isang green at isang orange. So may mga problema lang tayo dito na dapat ayusin. So siguro sabihin na natin kung ano yung mga parts kagad na pwede natin ayusin. So dito sa tire na to, medyo makita nyo naman na talagang siran-sira na siya. So kailangan ng palitan yung interior and exterior nito, no. So ito, kailangan natin to na talagang brand new kasi sa pagbabike kasi important number one na kailangan natin dito yung gulong. So palitan gulong. Yung rim naman medyo kinakalawang na, no. So both rim. So kita nyo, masyado na siyang maraming kalawang. Pero the good news is inaray kong na linisin at ito ang naging epekto. So natanggal yung kalawang. So ibig sabihin, meron pa siyang chance na pumuti at okay pa siya, di ba? So ito naman yung kanyang roller. Okay pa rin naman. So hindi lang siya branded pero okay siya. Meron tayong sprocket. Medyo matigas siya, siguro papacheck natin to, baka sira na yung bearing nito. So okay pa rin siya. Yung kanyang crank, pantay pa naman siya, maganda pa naman yung takbo. Then yung pedal niya, okay pa rin. So okay pa rin. And of course, yung ating caliper, no. So tinry ko to, effective pa naman siya, eh. Oh. So pag kinilip, nagki-clip pa siya. Okay siya. Then yung kabila naman, oh, functional pa naman din siya. So baka i-retain natin 'to at 'wag nating palitan kasi nga nag-aano tayo sa budget na 'wag na tayong gumastos na marami. So dito nga sa lever na 'to, yung pinaka-preno bolt, okay pa siya. Siguro itong pwede natin mapalitan, itong shifter na lang, no. Bibili tayo siguro ng combo shifter. So baka mapalitan ko na rin to para medyo maganda yung sure tayo na safe tayo sa pagmamaneho. Then itong kanyang handlebar, medyo bulok na. Gawa natin muna ng paraan para magamit, or kung talagang hindi na, papatingin tayo ng mga second hand na handlebar. Yung head post, okay pa rin. So overall, sabihin na natin, pwede pa natin magamit to. And of course, yung rim, no. So nakalagay dito sa rim, specialized. So Crossroad. So okay siya. Tingin ko, hindi tayo ganong gagastos na malaki dito. So unless, etong dito, yung head post niya. Ah, sorry. Yung kanyang saddle, bibili tayo ng bago. Pero meron tayong saddle doon na luma. Siguro pwede pa natin gamitin yon. And of course, yung seat post niya, meron din tayo doon. So, yun na naman siguro ang gagamitin natin. So, hindi na tayo ganong kagastos dito. Okay pa naman yung kanyang hub. Overall, konti lang ang gagastosin natin dito. Like I said kanina, so yung gulong lang ang kailangan natin bilan. So dito lang tayo gagastos. Tsaka yung kadena nga pala nito, chain, wala, no.
So titingnan lang natin kung itong mga parts na to umaandar pa, pati yung mga kable-kable siguro. Palitan na rin natin. So mga kabikers, check nyo na lang itong bago natin bike na roronda sa kalsada. At mga siguro sa mga susunod na vlogs na lang, no, pag-iipunan muna natin yung mga parts nito. Bibili lang tayo ng murang gulong, lumang interior, tapos kadena, konting linis, okay na siguro to. So hindi na natin kailangan na mag-isip kung anong parts pa ang kailangan. Ang importante lang umarangkada na to sa kalsada at magamit natin. Kasi nga kung hindi natin to gagamitin at hindi natin i-restore, pababayaan lang natin dito sa loob ng ating bahay o kung saan man nakatambak yan sa garahe, sayang siya. So kasi nga pwede pa natin siyang ma-restore at magamit. So bili lang tayo ng mga murang parts, magagamit na natin to. Ang importante lang magamit natin siya umaandar. Siguro yung style tsaka na lang yon pag mayroon na tayong budget para sa ganitong klaseng pag-re-restore ng bike. So mga kabollers, kabollers na naman. So mga kabikers, so hintayin nyo itong next video natin at uunti-untiin natin na bilan ng parts, at sa susunod na video na ipapakita ko siya ulit, guwapong-guwapo na yan mga kabikers. So pagmasdan nyo mabuti. So ito siya. Sa susunod, maganda na yan. So mga kabikers, maraming salamat sa pagpapanood nyo sa aking video. At dun sa mga hindi ko pa subscriber, mag-subscribe na po, mag-subscribe na po kayo sa akin channel. I-click niyo na po yung sub mag So at ngayon nga mga kabikers, maraming salamat sa pagpapanood niyo sa akin video. At kung hindi pa kayo isa sa mga aking subscriber, pindutin niyo na po yung subscribe button at notification bell para ma-update kayo sa mga nangyayari sa atin, kung ano-ano mga bagay na ginagawa natin sa pang-araw-araw. So mga kabikers, maraming salamat. Woo! So okay pa naman to Hindi naman kailangan bilan ng marami. Mabala sa'yo pare, i-restore kita. Magagandahin kita ulit. Kataharang kata tayo sa kalsada. Soon. Wow!